Sabi naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., hindi niya tinanggap ang pagsusori ng may-ari ng Chinese vessel. Sa isang tweet, noted lang ang kanyang sagot. Nagpahayag lang din daw ng satisfaction si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa nangyari pero wala na raw itong ibang ibig sabihin. Natanggap na rin po na mga mangingisda ang letter of apology ng may-ari ng Chinese vessel na bumangga sa kanila sa Recto Bank. Mula naman sa San Jose Occidental, Mindoro, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Sabi nga nito mga mangingisda na sangkot mismo doon sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea, specifically dyan sa REC, sa bahagi ng Recto Bank. Sino naman daw sila para hindi tanggapin ang sorry? Ito raw ay pagpapahayag lamang at pagkilala doon sa kanilang nagawa. Kaya ayon sa mga ilang mangingisda na nakausap natin, kani-kanina lamang, Connie, tanggap daw nila ang sorry na ito. At least inaamin daw nila ang kanilang pagkakamali. Bagamat masakit pa rin daw talaga sa kanila ang nangyari, lalong-lalo na, Connie, no, yung parteng binalik sila, nakita sila mga buhay pa sabay takbo. Pero kahit papano raw, ano, ay nakabawas na ito sa kanilang hinanakit doon sa nangyari. Pero kung ang may-ari mismo ng bangka ang tatanungin, Connie, na si Felix de la Torre, ay mas gusto niya sana na personal na humingi ng paumanhin sa kanila ang may-ari mismo ng bangka, kasama na rin ang mga mangingisda na sangkot doon sa nangyari para maipakita raw ang sinseridad dahil hindi raw talaga biro ang nangyari. Alam mo, Connie, bukod nga doon sa kanilang pinoproblema, sa ilang buwan na rin silang tenga at walang kabuhayan, napakahalaga daw ng buhay na kamuntik na nga, no, na magkaroon ng problema dahil nga doon sa nangyari. Maswerte lamang at nasalba sila dahil nga doon sa tulong na binigay. Matapos nga rather makahingi ng tulong itong mga mangingisda doon sa mga mangingisda naman ng mga Vietnamese. Kaya parang nga dito kay Mr. De La Torre, itanggap nilang sorry, pero sana para maipakita talaga ang kanilang sinseridad, bakit hindi ito personal na hingiin sa kanila kaysa lamang daw ito sa mga nababasa lamang na kanilang pahayag. Natutuwa rin daw sila doon sa pagkilala nitong mga sangkot sa kanilang nagawa. At hindi na rin naman daw sila magpapaligoy-ligo. Ika nga, dahil talagang kailangan nila ng tulong matapos nga silang mawala ng kabuhay ng ilang buwan, welcome daw sa kanila ang anumang tulong o kumpensasyon na ibibigay sa kanila. Nire-respeto rin naman daw nila ang anumang nagiging pahayag ng mga opisyal ng gobyerno higil nga dito sa paghingi ng paumanhin nitong may-ari nga ng bangka sa pamamagitan nga, ano, ng parang Fisheries Bureau ng Chinese government. Pero yun nga, para sa kanila ay talagang hindi pa rin makakalimutan itong nangyari, lalo pat after 3 months, ano, sa totoo lang sabi nga nila matagal-tagal rin daw nilang hinintay ang dumating ang ganitong panahon. Ika nga, no, na finally darating din, Connie, yung panahon na marerecognize at aaminin nila na sila nga ang may kagagawan. Samantala, Connie, no, patuloy pa rin nga ang pagsasaayos dito sa bangkang nabangga nga doon sa Recto Bank, at dahil nga talagang total reconstruction nga ang ginagawa, Connie, aabutin pa raw ito na hanggang Oktubre. Kuna, Connie. Okay, so continuous pang inaayos, Marisol, pero may narinig din tayo, no, na parang nag-island dyan sa kanilang pahiyag, eh mas gusto nila, imbis na daw sorry, eh magbigay na lang ng pangtulong, no, doon sa paggawa ng kanilang bangka na nasira. Tama ba yon? Yan ba yung kanilang sentimiento rin, Marisol? Kone, hindi naman sa mas gusto nila, dahil malaking bagay din sa kanila itong paghingi ng sorry nitong mga sangkot doon. Pero sabi nga ni Mr. De La Torre, ang may-ari, Connie, mas maipapakita ang sinseridad. Mas ma-appreciate niya, ika nga, kung personal daw sila magsasabi, personal nila itong maririnig para makita nga nila ang sincerity. Pero yun na nga, kung sa tulong rin lang, kailangan din talaga nila ng tulong, Connie, dahil nga doon sa ilang buwan na rin talaga silang walang kabuhayan. Alright, maraming salamat, Marisol Abdurrahman.